Ah, marami po tayong pag-uusapan, no. Isasarapan po ako sa ganitong ano, format na maraming topic, no. Tapos hinahati-hati ko na lang sila, bahala na kayo manood. Isa pa po nating topic, ito pong si Grace po na po yata ngayon, ang pumalit kay Lenny Robredo bilang Mema Queen, no. Talagang sinabi natin no nakaraan niya na mukhang si Grace po yung patatakbuhin ng mga dilawan at hindi si Lenny Robredo, no. Kapuna-puna po 'yan. Kung hindi man nagbago si Lenny Robredo, kung may mga ginagawa pa rin siya, kasi mukhang may ginagawa pa rin, mukhang may mga pinupuntahan pa rin sa kanyang mga accounting. Pero hindi na po siya kinocover ngayon ng media, no. Mukhang nagpasya na po yung media na i-ship na natin. Walang kakainin niya si Lenny Robredo, sayang lang. No, mukhang nagpasya na yung ano eh. Kasi last na ni Lenny Robredo noong Linggo eh. Ang dami niyang binanatan doon, hindi pa rin effective. Yung balik pa rin ng tao eh trying hard, ganun pa rin, Mema Queen pa rin. Parang nag-shift na po tong ano, tong media, no. Mukhang ang support na ng media ngayon. Eh, pwede ka naman kasi tumingin sa ano eh, sa survey rating eh. Naisip siguro na media, yung traditional media, eto na lang si Grace po suportahan natin kasi wala tayong kakainin dyan kay Lenny Robredo. Ilang taon na natin sinusuportahan, pasama ng pasama yung rating. Yun po ang katotohanan. Siyempre, kung kakapit yung media, kung saan sila pwedeng kumita balang araw, alam po nila yan, matagal na po sila eh. Bakit po ba natin sinasabi? Ito po kasi ang katotohanan, no? Ayon po to kay Miriam Santiago. Bakit po ang isang politiko ay naghahangad na sa mga yan, yung one year before at magmula ngayon, kada survey, pag sinabi po ng ano po yung konsepto ng mga politiko, bakit kinakailangan mataas sila sa survey? Ang sabi ni Miriam Santiago, pag hindi ka na top 5 o top 3, lalo na yung top 3, ang ibig sabihin po nun, yung buo sa'yo ng suporta in terms ng ano, no, money, pangkampanya mo, buos galing sa mga oligarko o kung saan-saan, mga businessman, no, bubuhusan ka pag ikaw ay nasa top, lalo na yung nasa top 3 ka. Kaya po, bilang traditional media na alam naman natin hanap buhay nila yung media, eh babaha po yung mga campaign fund ng mga nasa top 3. Sino po yung nasa top 3 sinasabi ko? Sara Duterte, Bongbong Marcos, Grace po, no? O kung gusto pa natin i-extend, Isko Moreno at Manny Pacquiao, top 5. So malabo na po talaga kung susuriin natin bilang pag kung i-analyze natin, malabo na nila suportahan si Lenny Robredo, hindi makaahon sa top 5. So kung yan pa rin yung susuportahan ng traditional na media, hindi sila kikita sa eleksyon. Tandaan ninyo, bukod sa gusto nila maging kingmaker themselves, yung mga media, eh kinakailangan talaga nilang kumita, no? Kung susuportahan nila na susuportahan si Lenny Robredo, hindi magpapasok ng pera sa kanila yan. Bakit hindi makakapagpasok ng pera si Lenny Robredo? Laglag sa top 5 man lang. Kaya namimili na itong mga to. Patutunayan natin. Ngayon lang araw na to. Dati si Lenny Robredo, ginawa ko na to, meron yata isang dyaryo, 7 yung article, o 7 yung balita tungkol kay Lenny Robredo sa loob ng isang araw. Ngayon po, sabi ko sa inyo, nalipat na. Nilipat na ng media. Wais din yung media. Wala silang kakainin. Suporta nila si Lenny. Yung pagsuporta po ng media, ano rin po yan, yung kikitain. Ads din eh. Mag-a-ads din yung mga yan eh. Di ba? Political ads din po. So kung bakit naman sa'yo magpo-political ads yung mga ano kung sinisiraan mo? O, sino yung pinakamabango sa mga dilawan? Yun na po yung sinusuportahan ngayon ng media. Para po patunayan na
sa ang media ay nakasuporta na ngayon. Ngayong araw lang po na to sa isang dyaryo. Tignan natin ha. Ito po si Grace po. Ilan po ang balita ngayon kay Grace po? Ngayong araw lang ha. Nalipat na talaga yung paging Mema Queen. Okay, ano-ano po yung mga, saan po mga nag-react, ano po mga balita. Ito po, si Grace po, pinakamalaki sa Inquirer. Yung pagre-react niya sa Sinovac, no? Ano na lang daw? Ang sabi ni Grace po, ano ba yung sinabi ni Grace po? Ito, i-prioritize, wag daw yung Sinovac, i-prioritize yung vaccine deal with Pfizer, no? Okay. Isa, di ba? Isang balita. Po, to government, prioritize vaccine deal with Pfizer. Dahil daw yung Pfizer, eh, na-approve na yung emergency use EUA, no? Emergency use, ano na nga eh, na lagi ko nakakalimutan. Basta yun. Okay. Kung na-approve na yan, yan na daw yung i-prioritize. Eh, hindi naman ganun yun eh. Kung ang problema kasi hindi ka marunong makinig. Masyado kang busy sa press release mo. Sa mga press release mo, hindi mo pinakikinggan si Pangulong Duterte. Di ba? May, buti pa si Sherwin Gatchalian eh. Naunawaan na mahirap bumili ng COVID kung ano lang yung COVID vaccine, kung ano yung availability dahil kinopo na ng mayayamang bansa sa kanila na lahat, binili na nila, binayaran na ng pera. Yan po ang katotohanan. Kaya hindi mo po pwedeng sabihin na idadrop nyo. Pareho kayo ni Kiko eh. Idadrop ba yung Sinovac deal? Bakit ba gigil na gigil kayo sa Sinovac? Hindi naman na kayo pinipilit. Ang linaw na na sinabi ni Pangulong Duterte. Walang pipilitin. Kung Sinovac, ayaw mo ng Sinovac, pwede namang hindi ka magpasaksak. Ganun lang po yun kasimple. No? Eh, ginagawa niya pa rin issue. Para saan? May mga, siya na yung bagong Lenny Robredo. O, isa yan, ha? Ano pa yung mga iba pang issue ngayon ni, na may involvement si Grace po? Dito, yung third telco, siya yung tagaharang niya, no? Siya yung nagsasabi na baka gawin na kasangkapan ng pang-e-spy sa atin ng China. Balita rin. Grace po rin yan. Pangalawang balita. Pangatlong balita, yung nakapasok na bagong COVID-19 na UK variant. Naku, galit si si Grace po. Ngayon nakapasok na, kinakailangan. Sabi ni Grace po na magtrabaho ang DOH. Parang napaka-imposible na pumasok sa isang bansa. Alam naman po natin na papasok at papasok 'yan eh. Hinihintay lang natin kung kailan eh. Ganun na naman 'no, yung mga question na kung nakapasok na 'yan, dapat magtrabaho yung DOH. Presidentiables na ang dating, parang si Mema Meme na. Lenny pala, Mema Meme. Mema Lenny na. Siya na talaga yung bagong Mema Grace po na, no? Antindi. Si Lenny, ganun magsalita, no? Naalala nyo? Di ba? Dalawa, no? Inuutusan niya yung DOH. Presidenteng presidente na ang datingan. Ikatlo. Tignan nyo, ikatlo. May karapatang mamili ng bakuna ang mga tao. Sabi na naman ni Grace po to. No? Dahil yan ay pera ng taong bayan. May karapatan ka mamili kung ito lang ang available. Eh. Ayoko magpasaksak. Yun lang yung karapatan ng mamamayan ngayon. Sa libre. Kung magbabayad siya, katulad mo, Madam Grace po, mayaman ka, ikaw may karapatan kang mamili. Pero kung gusto mo ng libre, may bakuna dyan, ayaw mo dahil Sinovac, ang pagpipilian mo, papasaksak ka o hindi. Yun po yung pagpipilian. Huwag po kayong magbigay ng false hope. Kasi kung magpo-false hope kayo sa mamamayan na hindi ako magpapabakuna, hintayin ko yung Pfizer. Aba,
libre na, namili ka pa. Hindi ko minamasama yun, no? May karapatan ka talagang mamili. Kung magbabayad ka. Di ba ganun naman? Si Grace po, magbabayad yan ng pambakuna sa kanya. Pero wag mo nang idamay, madam. O, nakailan na tayo. Sinovac dito, bagong UK variant, tapos yung karapatang mamili, apat na. At yung isa pa, yung reaction niya sa Abaya case. No? Bakit pinawalang sala ng ombudsman? Yan po, lima. Sa loob ng isang araw, lima ang issue na daladala ni Grace po ngayong araw na to. Eh, di ba ganyan na ganyan si Lenny? Kaya po mahihinuha natin na meron na po tayong bagong Lenny Robredo. At mukhang ito po yung susuportahan, hindi lamang po Dilawan, kung hindi media, ngayon na nagsisimula eh. Oh, dahil magkakapera yan, na naunawaan na media yan, matagal na sila rito sa pamumulitika. Alam nila na yung bubuhusan ng pera, yung matataas sa sarbi. Aminin man natin at hindi, alam nila na yung magiging kalaban ni Sara Duterte bilang number one. Kasi malamang magtapata na po tayo, no? Malamang sa hindi talaga, magko-combine si Bongbong Marcos at saka si Sara Duterte. At wag nyo na, kayo naman, no? Dapat kasi, pag nagsusuri kayo, titignan nyo sa katotohanan din. Tamang fans kayo ni Bongbong Marcos, pero ang katotohanan, mas lamang na presidente si Sara Duterte kaysa kay Bongbong Marcos. Ngayon, kung ipagpipilitan, halimbawa, sinabi ni Bongbong Marcos na hindi, tatakbo ko, kung hindi ako presidente ni Duterte, tatakbo ko sarili. Wala tayong magagawa. Ganun talaga. Gusto nyong mabiyak yung Duterte. Pero kung makakapagtyaga si Bongbong, pag nag-combine sila na si Sara Duterte, landslide dyan. Hindi sila sa kanila mananalo. Ganun lang po yun. Maging makatotohanan po tayo, ang politika po dapat addition. Hindi po, dapat ganun yung pananaw natin sa pamumulitika. Hindi po pwede na ipagpipilitan po natin yung gusto natin. Okay? Yan po yung masasabi natin dyan. At siya na po yung bagong papalit. At tandaan po natin, hindi naman papayag yung mga Duterte, mga fans ni Pangulong Duterte, mga tagahanga at sumusuporta kay Pangulong Duterte, na dito si Grace po, siya na yung yung mag-aasta ngayon na parang next president na dating. Next president na dating, utusan mo yung DOH na dapat sugpuin niya yung new variant. Eh, yung pinanggalingan niya nga, UK, hindi masugpo eh. Ang yaman-yaman na bansa. Kulang kayo. Talagang mahirap po to. Ang tanging solusyon talaga, yung ma-eradicate to, true vaccine talaga. No? Kung kukontrahin nyo rin yung vaccine, mahirap kasi, malinaw na sa tao eh, na yung bakuna, sinasabi nga ni Pangulong Duterte, paulit-ulit, na yung bakuna, lahat ng yan, pag in-approve po ng FDA yan, di ba? As good na yan, pwede mo nang isaksak yan sa sarili mo. Kung sinasabi nyo side effect, lahat po may side effect. Pero sa kasalukuyan, ang dami na po nagsaksak ng Sinovac. Wala pa naman tayong adverse na masyado lang tayong tinatakot ng mga dilawan. Yun po ang katotohanan sa Turkey, sa Brazil, sa UAE, alam ko China yung mga sinaksak nila. Dito sa mga kapitbahay natin, Malaysia ba meron na? O Indonesia meron na? Nagpasaksak nga yung kanilang presidente, no? Yan po ang katotohanan ng lahat ng ito. Excuse me po. Okay, yan lang po yung mga topic natin for today. Pwede na po tayong mag-